Hey yo, what's up? This is Loki Moto at nandito tayo ngayon sa AV Moto at mapapansin nyo kung ano ang nasa likuran ko ngayon. At makikita nyo ibang-ibang brand na suspension or rear shocks na nasa market na natin. And ito, meron ako sa inyong ipapakita dahil itong nung una ko itong nakita dito sa AV Moto, na-amaze na ako. At para bang, alam nyo yung nakakita ako ng liwanag kung paano naglalaro ang suspension shocks natin sa likod. Mas lalo na pag may mga canister siya. So ngayon, pakikita ko sa inyo. Service with ace in my system. Do subs at the throne, boy, do not play the victim. Not quite the switch up y'all had in mind. I know how blessed I am to serve, I feel so damn aligned. But please do be advised, this ain't what you want. Trapping out of KCs, I'm never ducking the smoke. They only show up if their ego gets stroked. No need to provoke, I'ma get to my spot like I seen it before. Game. So yun na nga mga kalok, so nakita nyo na yung mismong itsura ng prototype na shock absorber or suspension. So ngayon naman mga kaloks, ipapakita ko sa inyo yung mga basic parts ng suspension natin. So tara, dito tayo muna sa basic parts. So dito sa basic parts, so makikita natin sa may baba, ito yung tinatawag na rebound adjuster. Yan. And then since prototype, wala dito yung mismong spring. Hindi na namin kinabit dahil mahirap ng paglaruan. Hindi ko na mapaglalaro at the once na meron siyang spring. And then next, ito yung mismong piston rod. Ito, tawag dyan, piston rod. And then the canister, the main canister. Ito yung secondary canister dahil dito napupunta yung excess or yung tinutulak nating langis or yung hydraulic oil papunta dun sa secondary canister. Pagdating sa canister, meron siyang dalawang type. Meron siyang bladder type and the piston type. So, itong hawak natin ngayon, this is a sample of piston type. So, pag sinabi kasing bladder, para siyang meron siyang balloon sa loob. Okay, so let's see, pakikita ko sa inyo kung paano siya mag-compress and mag-rebound. Okay, so simulan muna natin sa pag-compress. Okay, so mapapansin nyo, once na kino-compress ko to, or itataas ko yung mismong piston, dito sa may secondary canister, bababa naman siya. Okay, so dahan-dahan natin. So, ganyan maglaro yung shocks natin. Mas lalo na kapag naka YSS or naka RB kana shocks. Yeah, tignan nyo, napansin nyo, na-compress ko yung hydraulic oil dito sa first canister. Pero mapapansin nyo, di ba meron pa rin sa baba. So, kasi every time na pinupush natin yan, ang hirap ipababain. So every time nating pinupush pataas, nagkakaroon siya ng pressure. So yung excess ng pressure niya, so pag wala ito, itong secondary canister, nandito lang naglalaro yung hydraulic oil. So mapupunta siya dito, dadaan siya sa may gilid. And then, yun nga, mapapansin nyo, pag sa sobrang bilis niyan, kapag na-actual na nakakabit siya sa mga motor natin, yung hydraulic oil na yan, bumubula yan. So, nagpo-foam. Foamy siya. Okay? Ayan, makikita nyo. So, ngayon naman, pakikita ko sa inyo kung paano siya mag-rebound. So, medyo matigas dahil in-adjust nila to. Pero tama lang yan. Ito lang yung tamang pressure nung hydraulic oil sa loob. So, kung gusto nyong bumilis yung rebound or i-adjust nyo yung rebound ng shocks nyo, yung pagbalik, so, dapat yung doon sa mismong shock absorber nyo, meron ganito. Meron siyang screw or adjuster na tinatawag. So, yan lang naman. Hindi ako magpapaka-technical dahil
hindi pa naman ako ganun kabihasa about shock absorber. Pero at least pinapakita ko sa inyo dahil talagang nasiyahan ako nung nakita ko talaga to. Para bang ganun pala maglaro yung oil, yung hydraulic oil sa loob ng mga shocks natin. So ngayon punta naman tayo dito sa secondary canister. So mapapansin nyo meron siyang adjuster dito. So ang tawag dito is compression adjuster. So dyan natin ina-adjust kung ano yung gusto mong tamang kompresyon ng iyong suspension shocks. And then kasi every time na naglalaro itong piston rod natin kasamang piston, main piston ng suspension, nagkakaroon ito sa may ibabaw ng bula. Kumbaga, hindi lang actually bula siya, nagpo-foam siya. Yung hydraulic oil natin, nagiging bula siya. So, kaya siya meron siyang canister or secondary canister na merong nitrogen gas na para tulungin, putokin, or gawin ulit hydraulic oil. So, yun na nga mga kalok. So, ngayon, pinakita ko na sa inyo kung ano yung basic parts or yung paano naglalaro ang hydraulic oil o yung mismong oil na nakikita natin or nilalagay natin sa suspension. Okay? So, pero kung gusto nyong matuto pa lalo or malaman yung mga technical side, punta lang kayo dito sa AV Moto. So, marami ditong mechanic na pwede sa inyong magturo or magpaliwanag ng mga technical side. Dahil tayo hindi pa tayo masyadong technical sa ganitong bagay or ganitong konsepto. So, yung basic muna tayo. But don't worry, on my next vlog, pakikita ko na sa inyo kung gaano ako ka-technical pagdating sa suspension. So, anyway, this is Loki Moto. Don't forget to subscribe and like and follow my page. So, ka-chao!